si Coco Martin ay totoong tao. Ang lagi niyang iniisip kung anong kapakanan ng lahat. Yan lang siguro masamang magpahayag. Makikita mo yung puso ng isang tao sa kanyang dedikasyon. Kapag may problema sa set, magagawa agad ang paraan. Pag may nangangailangan po ng tulong, nangungulat. He is indeed a very good person. Yun ang problema mo. Yung taong nagpaparating ng hindi magandang balita sa'yo. Bago niyo punagin ang putik sa mukha ng iba, magsalamin ka muna. Baka di mo alam na taong grasa ka. Kasama mo ako, Coco. Sinusuportahan kita. Mga paratang ng dating cameraman ng ABS-CBN laban kay Coco Martin, isa-isahin, sasagupain, magkakaalaman na! Una, pinagsasalitaan daw ng masama ni Coco Martin ng mga stuntman. Yung mga stuntman na pinagsalitaan mo na hindi maganda. Totoo! O kasinungalingan, pasok, basilyo. Huwag mo ipangalanda ka ng todo. Kung hindi nangyari sa iyo mismo, ang daming kung ano-anong masasakit na salita ang ibinabato sa kanya. Yung mga nababalita mo na kasama daw ang ugali ni Direk Coco, nagpasalin-salin lang yan sa bibig ng kung sino-sino. Pasok, Stuntman Benzon! Kaya isang cameraman, binanggitan napakasama ng ugali ni Direk Coco. Ang mga kaibigan niya, utility, crowd control, mga crew, mga stuntman, yan lagi ang kasalamuhan niya, kakwentuhan, kasama sa pagkain. Paano masabi mo sa mga ugali sa tao? Pag walang tig, iniikot kami sa mga tent namin. May pagkwentuhan, may pagkantahan, may pagbiruan. Sinasabi mo na si Coco nagagalit sa stuntman. Kasi ang director, kinuko niya yung eksena. Nagbibigyan siya ng instruction. Nakailang tig yung stuntman, hindi magawa-gawa. Napakasimple pinapagawa. Alam mo kasi si Direk Coco, tol, hindi madamot sa camera yan. Ang sinasabi lagi niyan, pagka ang camera na sa inyo, ibigay niyo na yung pinakamagandang arte at gagawin niyo. Dahil sa yan ang chance niyo para makilala. Pagkatapos ng take, dingiti na yon, kakamot na lang sa ulo yon. Yun ang Coco Martin. At eto pa, makinig ka! Tropa po namin kung ituring si Coco, ganun din po siya sa amin. Hindi po tulad ng ibang artista na parang pababa lang tingin sa'yo kasi crowd control ka lang o utility ka lang. Nakikipag-usap po siya sa mga tao, sa setman, sa gaffers, sa mga cameraman. Siya yung alam namin tao na kayang tumulong sa aming mga crew, na kaya kami ipagtanggol. Pantay-pantay yung kanyang pagtingin sa bawat isa sa amin. Pagdating po niya sa set, nakangiti na po yan. Babatiin po kami yan. Hindi lang po basta bati, tatapigin pa kami yan at kakamustahin. Sa set, unang-una, magdadasal kami. Tatanungin niya kami, kumain na ba kami? Hindi kami pinababayaan sa set tulad ng pagkain, maging sa utility, sa crew, at higit sa lahat sa mga talent. Ayaw niya po nang nalilate yung food kasi naiisip niya lagi yung mga crew na mabibigat po yung trabaho. Marami po siya natutulungang tao. Mga gaffer, mga stuntman, mga talents po. Yun ang problema mo. Yung taong nagpaparating ng hindi magandang balita, hindi niya binabalita yung magagandang balita. Kasinungalingan! Pangalawa, binubuhusan daw ng tubig ni Coco Martin ng mga utility men sa set. Alam mo, Coco, ang daming kinuwento sa akin kung anong klaseng ugali meron ka. Pati pagbuhos mo sa mga utility. Totoo! O kasinungalingan! Pasok, basilyo! Kaya na sinasabi mong binuhusan ng tubig. Eh wala ka naman dun. Kami-kami lang yung nandun. Pasok, cameraman Ronald Jelly! Tungkol sa basaan na yan, kitang-kita ng mata ko at nandun ako. Yan po ay isang harutan upang mawala ang pagod namin sa set. Katunayan niya po, yung taong binasa niya, artista na yon, Wilmar! Pero siya nabubuhos ng tubig. Dumagan din lang yun kasi binubuhosan din namin siya. Taro namin sa set. Kasama po ko doon. Kasama mga cameraman doon. Kasama mga gaffers doon. Lahat kami. Sa hindi lang siya nang babasa. Siya yung si Coco. Until tutulungan namin para basahin namin. Binabasa rin namin si Direk Coco pag nagkaroon kami ng pagkakataon. Sa amin lang po yung biruan po namin yun. Biruan yun. Haka yung paki doon, kami nagkakaintindihan doon. Huwag yung bigyan ng malingkong anong kwento. Saka hindi utility yun. Audio man dati yun. Scarface ang pangalan nun. Inulungan din ni Direk Coco yun. Artista na siya ngayon. Kasinungalingan! Pangatlo, nagsalita raw si Coco Martin ng kung ano-ano na wala naman daw sa hulog. Ang bihira ka, oh. Nag-iingay ka nang hindi mo alam ang sinasabi mo. Demonyo ka, batukan kaya kita. Totoo! O kasinungalingan! Pasok, basilyo! Naglabas siya ng nararamdaman niya. Ngayon, ang daming kung ano-anong masasakit na salita ang ibinabato sa kanya. Pasok, smugglers! Iyayag lang naman niya yung sa loobin ng lahat. Napakaingat ng mga artista pagdating sa ganyan. Pero siya, nagpakatotoo siya dahil hindi talaga biro ang mawalan ng trabaho. At ito pa, makinig ka! Kagaya po ni Cardo Dalisa, hindi po mananahimik si Coco Martin.
hanggat sa may mga taong pilit na nanamantala sa mga Pilipino. Kaya siya nakapagsalita ng ganyan dahil sa mga taong libu-libong mawawala ng trabaho. Bumalag po siya dahil tingin niya po hindi na po tama yung nangyayari sa paligid. Kinanti daw po yung pamilya niya sa buong ABS-CBN. Meron siyang malasakit. Iniintindi niya yung mga kasama niyang mawawala ng trabaho. Dala niya kaming mga nagtatrabaho sa likod ng camera. Sa kanya sinabi eh, para sa maliliit. Siya'y totoong tao na hindi sasabihin ang gusto mong marinig. Bagkus, ang sa tingin niyang mas nakabubuti para sa'yo. Karuwagan na po ba yung paglaban o yung pagsasalita? Paalam mo na marami mawawala ng trabaho at pagtanggol sila? Ang nakita at narinig ko ay ang totoong Coco Martin. Ang Coco Martin na nagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino. Bawat Pilipino ay may karapatang ihayag ang kanyang damdamin, nasabihin ang kanyang saloobin. Kasuyungalingan! Ito pa! Para sa iyo, journaling! Ang pinagtataka ko, bakit galit na galit ka kay Direkto? Malayong-malayong pagkakilala mo sa kanya. Wala rin masama kung ipagtatanggol ko si Coco. Gusto niyo sumikat, nakahanap kayo ng tiyempo. Kasi inggit kayo. Kung nagka-problema ka sa ABS, huwag mo naman gamitin yung Coco Martin para magpapansin, brother. Kung tinitira niyo siya, kasama kami sa sinasaktan ninyo. Maatim niyo ba napakainin yung anak ninyo na galing sa paninira? Wala naman kayong basihan. Huwag na kayong makisaw-saw. Basher ka talaga. Ang iepal niyo. Bago niyo punahin ang putik sa mukha ng iba, magsalamin ka muna. Baka di mo alam na taong grasa ka na. Ang katotohanan. Pasok Basilio. Si Coco Martin ang dahilan ba't naging artista ako. Siya nagbigay sa akin ng trabaho. Kasama niya ako sa Probinsyano pati sa mga gig niya, minsan sa ibang bansa pa, para buhayin ang pamilya. Ah, eto pa! Never niyang inisip ang sarili niya. Ang lagi niyang iniisip kung anong kapakanan ng lahat. Eh, sa Probinsyano na nga lang, di ba? Ang dami na niyang binigyan ng trabaho. Napaka-professional ng taong yan. May malasakit sa kanyang ginagawa at may malasakit sa kanyang mga kapwa. Napakaraming bagay, prinsipyo ang tinuro niya sa amin. Hindi matatawaran yung sipag niya sa trabaho. Dami niyang natulungan, staff, crew, mga artista. Natulungan niya po ako kung paano maging isang profesional. Major operation po yung asawa ko. Tinulungan niya po kami. Malaking halaga po ang ipinabot niya po sa pamilya ko. Yung kapatid ko po na angioplasty, tumulong siya. Siya rin po yung tumulong sa akin magbayad sa ospital. Tulungan niya po ako. Siya po yung naglabas sa akin sa ospital. Pagpa-check up ko. Siya po ang nakapagpabago ng pamilya namin. Lalong-lalo na po ang anak ko na si Dang. Siya na po ang nagbigay ng scholarship para sa mga batang FPG kids. Pinaaral niya yung anak ko, binibigyan niya kahit ano, tinuturing niyang anak. Dinala niya po kami dito sa Maynila. Tulungan niyo po kaming pamilya namin. Hindi tiningnan ni Direk ko sa kung ano yung ano ko eh, kalagayan ko. Meron nga kami, mga crew, binigyan niya ng ano, pagkakakitaan. Yung anim na gaffer na yun, binigyan niya ng tiki isang sidecar. Binigyan niya ako ng TV Plus, sinamahan niya ng TV. Ang liit ng hinihingi ko, malaki yung binigyan niyang kapalit. Bukod sa hanap buhay, marami rin akong aral at natutunan sa tao. Legit talaga yan si Coco Martin. Ask it! Ang kanilang pangako para kay Coco Martin. Direk Coco, nandito kami mga kaibigan mo, mga katrabaho, lahat ng mga taong tinulungan mo. Nakasuporta kami sa'yo. Hindi ako aalis sa tabi mo hanggat gusto mo. Sinusuportahan ko po si Coco Martin. Kaya kapatid na Coco, kasama mo kami. Nasa likod mo kami. Direk, nandito lang po kami sa likod nyo. Hindi ako titigil na ipagtanggol ka sa mga taong kakilala ko man o hindi. Pabuhay ka, Direk Coco. Kaisa mo ko. Kaisa mo kami lahat. Kaya, Direk, suporta kami sa'yo. Sinusuportahan ko si Coco Martin. Nasa likod mo po kami. Kasama mo ako, Coco. Sinusuportahan kita. Ang isang Coco Martin eh, hindi malalamatan ang pagkatao niya. You can't put a good man down.